Sabi nga mga kapatid ko, Israel, tumiwala ka sa Panginoon, siyang
kanilang saklolo at kanilang kalasag. So makapalit tayo yung spiritual Israel. Ang ating Diyos ang ating saklolo, ang ating Diyos ang ating kalasag. Praise God. At yung sinasabi din dito mga kapatid na sa aking kapangyarihan ako'y tumawag sa Panginoon at sinagot ako ng Panginoon. Sabi nga po, sa aking kahirapan na dumating sa akin, sa Panginoon ako titiwala. Whatever comes mga kapatid na nasa sitwasyon tayo na parang hindi natin kaya, sa Diyos tayo tumiwala sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi magmamago sa atin. Praise God. Nandun po nakakatid ng verse 6, ang Panginoon ang tatampi ko, hindi ako matatakot, anong magagawa ng tao sa akin. In Romans 8:31, nasabi mo dito, at ang aming sasabihin sa mga bagay na to, kung ang Diyos ang tatampi natin, sino ang laban sa atin? So mga kapatid, ang Diyos ang kakampi natin. Praise God. Sabi pa mga kapatid, dito kay din daw po dito mga kapatid na lagi sinasabi na ang Panginoon ang kakampi natin dahil sabi nga, pagkakampi natin ng Diyos, walang pwedeng kumalaban sa Diyos. Lagi ang Panginoon ang siyang manalig dahil siya ang all power sa lahat ng bagay. Praise God. Praise God. At nandun po mga kapatid, sabi nga po, ano ang ating masasabi sa buong tapang? Ang Panginoon aking katulong at hindi ako matatakot, ano ang magagawa ng tao sa akin? Kaya nga, narito ang Diyos ang aking katulong at Panginoon na nasa kanila na nagsisilakbay, nagsisialalay sa aking kaluluwa. Bawat isa sa atin mga kapatid, inaalalayan ng ating Diyos ang bawat kaluluwa natin. Meron bang mga sabi nating failure o dahil tayo naman hindi perfect. Pero ang Diyos maalalay pa rin sa bawat isa sa atin. Ang Diyos natin, ang ating kakampi, ang Diyos natin, ang tagapag-ingat natin, ang Diyos natin, ang kalasag natin. So, ang Diyos natin, ay dapat nating sambahin. Kailangan